isang magandang umaga sa bawat isa na naka-tune in sa ating pong SGCC live stream preaching. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon muli na tayo ay may pagkakataong tulad nito para mag-aral ng kaniyang mga salita kahit sa ganitong paraan. Ito na po ang ating ika-limang Sundays na hindi tayo nagkakatipon bilang isang iglesia. And honestly, I miss everybody. I miss the singing in the church. I miss our fellowship, our lunch fellowship together, the chat that we are doing after our services, no? And most of all, I miss the worship services, our worship services that in which we invoke the presence of God to be with us, especially in the study and the meditations of God's Word. So sana sa susunod na pagkakataon ako po ay humarap sa camera para mangaral, ito po ay sana sa atin na pong church building, you know, together with you people. So sana ang kalooban ng Panginoon nga mangyari sa bagay na yan. Ilan lang po mga announcement na ang gusto kong sabihin. Unang-una ay kung meron pong mga kapatid na yung mga gustong makatulong or anything that has something to do with money and bank transfer, you can approach Joanne, ano, saka yung mga ibang members ng ating pong finance team. So pwede kayong lumapit sa kanila sa pamamagitan din ng messenger, syempre. At pangalawa, kung meron pong nangangailangan ng tulong of any kind na may kinalaman sa ating pong kalalagayan ngayon, dito sa ating crisis na hinaharap po, kayong mag-atubili na magsabi sa amin. At pangatlo, siguro alam naman po ng iba na sa inyo na yung aking pong cellphone ay nasira na itong nakaraang mga araw. At yung pong kahit na yung SIM card ko ay nandyan pa rin, nung inilipat ko sa temporary cellphone, wala na rin doon yung mga contacts. So kinakailangan kong i-gather lahat ng mga contacts ulit. So tulungan niyo ako na mangalap unti-unti, no? So please send me your number sa through messenger or i-text nyo rin ako dahil nandito pa rin naman sa akin SIM card, no? And pang-apat, yung paulit-ulit na paalala namin sa inyo na sana po ay ang araw na ito ay gamitin natin ng para ng tama, para sa Panginoon. Sana tayo po ay meron time din together mamaya sa ating mga family to pray together or to word, read the Word of God together, of course, sa pamumuno ng ating mga magulang. At hindi lang yon, kung may pagkakataon pa kayo makapakinig ng mga preaching, no, in the afternoon, I recommend the Trinity Baptist Church preaching and worship service at 6 o'clock in the evening. I think John Kerr will be the one to preach in the morning and Phil Jones will be the one to preach in the evening service. So maganda rin kasi because nakakakanta rin tayo ron, ano, maganda yung kanilang system na nagawa. So but if kung sakali lang na medyo nahihirapan kayo sa English, marami naman po na iba pa na nag-preach din ang Tagalog. So yun po ang ilan sa mga paalala lang na sana po ay maging mindful tayo doon sa mga bagay na yan. Okay, noong nakaraang linggo, si Pastor Troy ay nangaral sa atin isang napakagandang mensahe patungkol sa resurrection ng ating Panginoon So Cristo mula sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Binigyang diin yung ating living hope, yung exclusive hope, no? Eksklusibong pag-asa para sa mga ipinanganak ng Diyos na nakabatay sa muling pagkabuhay ng Jesus Kristo. So ibig sabihin, meron tayong bright future. Meron tayong tinitingnan sa hinaharap na napakaganda, isang buhay na pag-asa. Pero doon sa mga susunod na mga talata roon, ay meron pang ipinakita roon si
Apostol Pedro, na gusto kong pag-aralan natin ngayon, ano? Yun ang gusto kong tingnan ngayon. Ano, while we are looking for that bright future, while we are focusing our eyes to the living hope that God has promised for His people, mayroon pang mga dapat tayong paanan dito sa mundong ito. At yan yung trials. So, yung pag-usapan natin ngayon pong umaga ay yung reality of trials in Christian life. So, tingnan natin ngayon yung pong 1 Peter chapter 1. So, we'll be looking at verses 6 and 7. We'll focus on that. But, just to see the context, eh, siguro mas magandang basahin na natin mula sa verse 4 hanggang verse 7. So, pabasahin ko po, no, sa Tagalog. Kung inyo mga, kung hawak na po ninyo ang inyong mga Biblia, babasahin po natin Unang Pedro, Kabanata 1, Talata 4 hanggang 7. Tungo sa isang manang hindi walang dungis at hindi kumukupas na ilihain sa langit para sa inyo, sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakatakdang ipahayag sa huling panahon. Verse 6. Sa ganito kayo'y nagagala. Bagaman ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira bagaman tayo, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay mauuwi sa kapurihan, kalwalatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Ito po ang salita ng at humingi muna tayo ng para bigyan tayo ng liwanag sa ating isip at kakayanan na maintindihan at mailapat sa ating mga personal na buhay at gayon din sa atin bilang isang iglesia katotohanan ng ating pong binasa ngayon. Tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sapagkat available ang iyong mga salita para sa amin. Hindi namin ito kinakailangang itago o hindi namin ito kinakailangang hanapin pa. Nandito na yan sa aming mga kamay. At ito'y malayo naming binabasa, malaya naming pinag-aaralan, pinagbubulay-bulay. Salamat po sapagkat kami ay bansa na malaya na ipahayag ang aming pananampalataya nang wala kami takutang anumang wersa o kapangyarihan na maaaring magbawal sa amin, umaresto sa amin o gumawa ng anumang bagay na hindi maganda laban sa amin. Salamat po. Hindi rin namin alam kung hanggang kailan na mai-enjoy namin ang freedom na ito. Pero salamat Panginoon sa pagpapalang ito. Pinapanalangin ko po, Panginoong Diyos, na ibigay mo sa amin ang kailangan naming talino. Gaano man ka simple ang mga katotohanan ng iyong mga salita, ito'y salita mo pa rin. Hindi namin ito mauunawaan sa aming sariling kakayanan lamang. Gaano man kalalim din ang mga salitang nakasulat, ay pwede namin itong maunawaan kung ikaw mismo at ang iyong Espiritu Santo ang magbibigay ng liwanag sa aming isip upang kuha namin ang katotohanan ito sapagkat alam namin sa aming sarili mapuisip sa usaping spirit. Kailangan namin ang iyong biyaya, ang iyong pagtulong at ang bawat isa na nakikinig ay makinabang pagdating sa mga bagay ito na aming pag-uusapan. Pinapanalangin namin na sana wala interruption sa aming pong mga internet, sa aming mga connection, doon po sa mga data, na maaring data lang ang ginagamit so that we can enjoy the study of your word together without obstacles and without interruptions and we can see clearly the truth of your word and that we will be able to see the connection of
these things in our own personal lives. So we praise you and we thank you. We entrust you the rest of the time. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Okay, alam natin, mga kapatid, na ang ating Pangulo ay in-extend itong ating pong tinatawag na ECQ or Enhanced Community Quarantine. Ano? Merong extension tuloy na nangyari kaya hindi pa rin talaga tayo pwedeng magkatipon. At ang dahilan niyan, dahil hindi pa rin na pa-flatten yung curve. Naalala ko tuloy yung isang post ng isang kaibigan sa Facebook. Yung kanyang reaction doon daw sa katigasan ng ulo ng mga Pilipino pagdating doon sa social distancing. Sabi niya, it's either that we flatten the curve or the curve will flatten us to death. And yeah, it is true and I agree with him. Eh, alam nyo, palagay ko lang, ano, kung magpapatuloy na hindi magkakaroon ng pagbabago sa kondisyon ng mga naaapektuhan ng COVID-19, eh baka i-extend pa itong ating pong lockdown. O baka dumating pa sa punto na magkaroon ng total lockdown at wag naman sanang mangyari, no? At kaya nga pagpray natin na sana nga ay we will also abide doon sa mga pinaiiral na mga polisiya ng ating pong pamahalaan, ng ating mga kababayan, ano? Kasi mas mahirap na mag-extend, hindi babalik sa normal yung ating pong pamumuhay. Ganun pa man, gusto kong sabihin, mga kapatid, kahit na hindi na mag-extend itong tinatawag na ECQ, no? Kahit na maaring pagkatapos ito ay itigil na, bumalik na tayo sa normal na buhay, bilang isang Kristiyano, gusto kong sabihin na yung trials na haharapin natin laging mag-extend. There will always be an extension to the trials that we are experiencing as a Christian until such time na tayo ay tatawagin na ng Panginoon na umuwi sa ating tunay na tahanan. Kaya dito sa mundong ito, no, may trials yan. Kahit na wala, we will still experience trial in life. So dapat maging malinaw yan sa atin bilang mga mananampalataya. The believers will look on the future and the prospect before us will fill our hearts with gladness. Why? Because dun sa verses 4 to 5 binasa natin, di ba? We have this inheritance, imperishable, undefiled, unfading, being kept in heaven, ready to be revealed in the last time. Sabi ni Apostle Peter, no? But Peter shows us the other side of the coin. Pinakita niya sa atin na mayroon pang isang bagay na dapat maging malinaw sa atin. What is that? The reality of trials in this life, while we are heading toward the living hope, while we are heading toward our heavenly inheritance. And somebody said, if there is ecstasy in Christian life, there is also an agony. At totoo yan, mga kapatid, ano? Kaya dito makikita natin Peter's main purpose in writing was to equip his readers for the uphill struggle. Nevertheless, yung pong pinaka-leksyon na gustong ipakita ni Apostol Pedro sa kabuuhan ng kanyang sulat ay ito. Tayo mga Kristiyano, pwede nating harapin at pwede rin nating mapagtagumpayan ang anumang pagsubok na darating sa atin. At yan ang mensahe na gusto kong ilatag sa atin mula sa dalawang talata na ating pag-uukulan ng pansin ngayon, yung verses 6 and 7. And this is the message. The way to master trials is to do them as God's process of purifying our faith that will bring honor to His name. Let me underscore that. The way to master trials is to view them as God's process of purifying our faith that will bring honor to His name. And I have three headings this morning. And tingin ko itong headings na ito, very natural yan. Doon sa dalawang talata na
pag-aaralan natin ngayon pong umaga. Unang-una, we will be looking at the pain of trials. Then secondly, the period of trials. And number three, tingnan din natin the purpose of trials. So, tatlong bagay. Unang-una, the pain of trials. Pinakikita rito yung grief, no, yung pain ng pagsubok na darating sa atin. Why it is painful? For two things, no? Because it is endless in terms of variety, and number two, it is excruciating in terms of agony. So, una, it is endless in terms of variety. Dito sa isang sa maliit na section na ito na binanggit ni Pedro, no, sinabi niya rito na meron daw mga various trials, iba't iba o sari-saring pagsubok. Si Dr. Martin Lloyd, no, sa kanyang librong Spiritual Death, niya yung talatang yan at sinabi niya na yung daw various trials, it is referring to the so-called many colors of trials. Sabi niya yung kanyang colors of trials that we will be experiencing as a Christian while here mundong ito, no? Ang totoo naman 'yan, at ang pagsubok, napakadaming kulay, anyo, at iba't iba ang subok na dumarating sa endless in terms of variety. Unang-una, bakit sabi natin marami yan? Hindi natin mapag-aaralan lahat. Pero, unang-una, believers are facing trials simply because they are human. They are human and they live in this fallen world. Sabi ni Job chapter 5 verse 7, is born to trouble as the sparks. Ang tao daw ay pinanganak sa kaguluhan, trouble, free from any misfortune in life, no? Hindi totoo yan. We can also be victim of calamities, of accidents, of pestilence. Like what? Sarili natin, no? Halimbawa, maling desisyon sa buhay, hindi pinag-isipan, hindi pinagplano, pabigla-biglang mga pagpapasya, pwede magdala ng problema yan sa atin. O, pwede rin naman, ikaw ay bumigay doon sa isang tukso, ay magdadala talaga ng ligalig yan. Ano pa? O, pwedeng galit na hindi napigilan o salita sa bibig na hindi nabantayan. Lahat ng yan ay pwedeng magbigay ng trouble sa atin sa buhay na ito. So, we must recognize that, brethren. But, we must also recognize that certain trials will come our way for no other reason than because we are Christians. May mga pagsubok na dumarating sa atin na ang tanging dahilan ay dahil Kristiyano tayo. No? Na kung hindi tayo Kristiyano, hindi darating yun sa atin. So, yan ang isang bagay na dapat din natin tandaan. Yung ating pagkakaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo ay nag-aanyaya ng isang kaguluhan, ng isang ligaling. No? Kung ikaw ay mananampalataya sa isang mundong makasalanan, maaaring maging subject ka o maging object ka ng ridicule ng mga tao sa paligid mo. Bakit? Maaring may dahil sa paninindigan mo o paniniwala mo o pananampalataya mo na hindi sumasang-ayon sa kanila at sa karamihan ng mga tao. At pwedeng mangyari yan.
isang mananampalataya, ikaw lang ang Kristiyano sa loob ng iyong pamilya. At anong epekto? Maging laban silang lahat sa iyo. O kung ikaw ay nakatira sa isang lugar, sa isang bansa na ang dominating beliefs and practices ay talagang contrary to the belief ng mga Christians, and then you will be subject for persecution. Remember this, brethren. Sinasabi ng Banal na Kasulatan, parang itong pagsubok ng pag-uusi, ito ay parang isang batas na dapat matupad sa buhay ng lahat ng mga mananampalataya. Sinabi yan ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Sabi niya, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Lahat ng mga totoong namumuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus, sila ay dadanas ng pagsubok. So, yan ang totoo. Christians, being as he is, will always be subject for misunderstanding and misjudgment. Hindi lang yan, andyan ang diablo. Andyan ang kaaway natin. No? Dahil tayo ay na kay Kristo, tayo ay naagaw sa kanyang domain. Siguradong tayo ang magiging object ng kanyang pag-atake. Eh, ano bang sabi ni Apostol Pedro patungkol sa diablo? Sabi niya rin dito eh, di ba? Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi niya, ang diablo daw ay parang leon na gumagala at umuungal at naghahanap ng masisila o malalapa. Eh, sino yung gustong lapain ng diablo? Yung mga tao na naagaw sa kanyang domain. Yung mga tao na nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo at hindi na niya muling maaagaw pa ang kanilang kahihinatnan sa buhay, ang kanilang destinasyon. Hindi na niya makakasama sa walang hinggang kapahamakan doon, sa impyerno. So sila yung magiging object ng devil. So yan ay isang katotohanan na dapat din nating paghandaan bilang mga mananampalataya. No? Naalala ko nga, maraming taon na ang nakakaraan. Doon sa isang church na doon ako, doon kami unang nakarinig ng ebanghelyo, ang aking family. No, doon kami na, doon din ako nakakilala sa Panginoon. Eh, meron doong isang mananampalataya. Merong isang lalaki, ang natatandaan ko pang lang na pangalan ay Felicissimo. No. Siya po ay naging Christian at meron siyang desire na dalhin ang mabuting balitang ito doon sa kanilang lugar sa Agban, Catanduan. So, siya ay kinumisyon ng aming pong church to be missionary doon sa Agban, Catanduanes. And yung blessing ng Panginoon, wala pang isang taon, he was able to form a small congregation. Of course, he started with his family. Pero ito naging problema dahil doon sa lugar na yon, medyo napaka-stricto sa kanilang kinagis ng reliyo ng mga tao. Ayaw silang payagang maglibing ng kanilang patay doon sa sementeryo. Dahil lamang siya, hindi sila Katoliko. At alam niyo nangyari, napilitan siyang i-donate ang piece of land na pag-aari niya na magsisilbing libingan ng mga kapatirang maaaring bawian ng buhay sa kanilang iglesia. So napakalungkot, ano? Pero yan ang totoo na pwede nating maranasan dito sa mundong ito. Our attachment with Christ is attracting persecution and troubles in life. But not only that, it is excruciating in terms of agony. Tandaan natin, si Pedro, kahit na siya ay, ang pangalan niya ay, ang ibig sabihin ay rock o bato, hindi bato ang kanyang damdamin. Naapektuhan siya sa mga nangyayaring mabibigat na pagsubok din. Hindi siya isang stoiko, no? Alam niyo yung stoiko, nung sa aklat ng mga gawa, sa Acts 17, kung matatandaan ninyo si Apostol Pablo nung nakarating siya sa Athens, ay nakipagdebate siya doon sa mga philosophers na kung tawagin ay mga Epicureans at Stoics. Yung mga Epicureans, ito yung mga tao na ang kanilang philosophy ay the summum bonum of life or the highest good of life ay pleasure. Samantalang itong mga Stoics or Stoico, the summum bonum of life is pain or suffering. Yun ang sabi nila. Eh, parehong mali. Ang paniniwala lang yan. Hindi ganun si Apostol Pedro na parang
hindi siya naaapektuhan o nag-enjoy siya habang siya ay nahihirapan. No? Diba yung mga masuhista kung tawagin, they enjoy being punished. Eh, hindi ganyan si Apostol Pedro. At may mga nagsasabing mga may mga Christians na naririnig ako matagal na hanggang ngayon na para bang sinasabi nila, ah, hindi sila naliligalig, hindi sila nayayanig kapag dumarating daw ang mga problema sa kanila, parang baliwala lang lahat yan sa kanila. Mahirap din maghusga, pero pakiramdam ko yung iba sa kanila, hindi nagsasabi ng totoo. No? Kasi sa totoo lang, ginanggit mismo ni Apostol Pedro rito yung salitang grieve, no? Nasasaktan tayo sa mga sari-saring pagsubok. Hindi po pwedeng hindi ka mayanig. Minsan, umatin ako ng funeral service ng isa sa mga kaibigan. Actually, kaibigan din. Isa sa mga deacons doon sa church sa Los Baños, no? Pastor Noel Espinosa. Tatandaan ko noon na Sunday yun ay na-invite ako mag-speak sa kanilang worship service. Si Pastor Noel ay nasa England noong panahon na yun. At pagkatapos ng service, itong deacon na ito, alam nyo, kilala siya ng iba sa inyo, napaka, yung personality niya, medyo may hawig sa akin, ano? Diba pagka pwedeng makipagkwentuhan sa'yo habang, kahit magdamag, no? Talagang ganun siya. Napaka-sweet ng kanyang personality at mahilig siyang, people-oriented, sabihin na natin ganyan, ano? So, kinabukasan, Monday, na-shock kaming lahat. Dahil nabalitaan namin na siya ay pinaslang ng mga hired killers. Ito yung maaaring may kinalaman doon sa kanyang trabaho bilang isang ang tawag ito, bilang isang forest ranger ng Mount Makiling. So, nalungkot talaga kami. So, nangyari sa kanya at umatin ako ng funeral service. Pagdating doon, halos lahat ng mga nandoon, umiiyak, namamagana ang mga mata sa kakaiyak. Dahil nga kilala ang taong ito na talagang kagamit-gamit sa iglesia ng Panginoon at maganda ang kanyang patutuo, no? Pagkatapos noong funeral service, tumayo yung kanyang kapatid. At sabi ng kanyang kapatid, alam mo, ako hindi umiyak. Ako hindi nasaktan sa nangyari sa kapatid ko dahil alam ko nasa langit na siya. Ewan ko kung nagsasabi siya ng totoo, no? Kasi sa totoo lang, kapatid mo, pinaslang sa di makatarungang dahilan, hindi ka masasaktan, hindi ka mayayaning, hindi ka iiyak. There's something wrong with your humanity kapag gaganyan, sa aking palagay, ano? Dito nga, si Apostol Pedro, sinabi niya, yung ginamit niya, it grieve us. Sa King James, maganda yung pagkakatranslate ng King James. Sabi niya, you are in heaviness by manifold trials or temptations. And we know what that means. We know what that means. It is a feeling that you are being crushed or squeezed. No? Parang ikaw ay dinudurog at pinipigat. Yung Chinese, yung Japanese proverbs na when it rains, it pours. Parang ganun. No, katatapos lang ng isang problema, may darating na naman. Hindi pa nabibigyan ng solusyon yung problema, hinahanapan mo pa ng solusyon. May kumakatok na naman na problema. Ganyan po yung ibig sabihin yan. No? At ganyan ikinumpara ni, ganyan sinabi ni Pedro ang trials. Nagbibigay ng grief sa atin. At hindi lang yun, ikinumpara niya pa ito sa fire. No, sa isang apoy. Ano ba yung apoy? Ang apoy ay nakakapaso, nakakasunog. Ewan ko sa inyo, no? Pero yun lang talsik ng mantika sa kawali. Talagang sakit-sakit na. Lalo pa kaya yung mismong malaknos yung balat mo dahil sa napaso ka o nasunog ka ng apoy. Napakasakit nun. It is excruciating in terms of agony. Ang punto rito ni Apostol Pablo ay ni Apostol Pedro ay yung pain na nararanasan ng mga Christian sa mga pagsubok na pinagdadaanan nila, real pain. And a man who is enjoying pain has something wrong with his humanity. Merong problema sa kanyang humanity.
if he is somewhat immune with pain, maybe there is something wrong with his health. Maaring meron siyang leprosy. Kasi di ba, damanhid ka na, hindi ka na nakakaramdam ng sakit. If a person is unaffected by bereavement, by persecution, by illness, etc., there may be wrong in his humanity. Because Jesus himself feel the pain of bereavement. Di ba sinabi doon nung siya na sa Gethsemane, nakaaramdam siya ng matinding sorrow at halos animoy dugo ang pawis na lumalabas sa kanya. So yan ang una, the pain of trials. But let's go to the second heading, the period of trials. The period of trials. Now we read in verse 6, sabi rito, in this you rejoice that now for a little while, it, yun sila itang ginamit, now for a little while, no? Eh, alam niyo, parang paborito ito ni Peter, yung salitang little while. Pag dinidescribe niya yung trials ng Christian. Kasi sa chapter 5 verse 10, ginamit niya uli yung salitang yan. Sabi doon, and after you have suffered a little while, and Apostle Paul himself has his own way of describing trials na halos pareho rin doon sa sinabi ni Peter sa 2 Corinthians 4:17. Sabi niya, our light affliction is but for a moment. Our light affliction is but for a moment. And of course, we ask the question, eh, gaano ba ka kaliit ang maliit? Gaano ba kahaba ang gaano ba katagal ang what is the standard of the so-called moment? Ano ang pamantayan ng salitang sandali lang? Itong gusto kong sabihin, dalawang bagay, no, dito sa ating pong heading na ito. Unang-una, it is momentary compares to the life of eternity. Pangalawa, it is momentary compares to the relief in perpetuity. First, it is momentary compares to the life of eternity. The phrase little does not mean an hour or a day, a month or a year. Now, alam nyo, minsan, we will be confronted with ugly realities na maaring may dumating sa iyong pagsubok. Na yung pagsubok na yan ay mananatili na lang yan habang ikaw ay nabubuhay rito sa mundo. Halimbawa, kapansanan. No? Maaring lifetime na yung pagsubok na yan. Yung mangyayari yan. Halimbawa, katulad, nabanggit ko na yata ito one time sa isa sa mga pangangaral ko sa SGCC, meron akong kapatid, no, na may sakit na epilepsy at naapektuhan din ang kanyang pag-iisip. At tinanggap na namin sa aming pamilya na maaring lifetime na ito. Lifetime na siyang aalagaan, no, kasi hindi pinapakain siya, hindi niya kayang kumain mag-isa, no, kinakailangan mo siyang paliguan, hindi siya marunong maligo mag-isa. So, ganun na, tinanggap na namin yun, yung ganung sitwasyon. Pero hindi mawawala sa isip ko, papaano kapag hindi na namin siya kayang alagaan? Papaano kapag may mga pamilya na kami? Paano kung matanda na ng aking mga magulang? No? So, dumating kami sa punto na ganun. Pero tanggap na namin na lifetime na ito. Wala nang magbabago pa. Pero, kinuha siya ng Panginoon. Siguro mga edad niyang 22 to 23 years old. So sa mga na-realize ko, pinagpahinga niya ang aming pamilya sa pag-aalaga sa kanya. Pero tanggap na namin yan noon, na maaaring lifetime na ito. At maaaring may mga ganyang trials din, na maaaring lifetime na. Maaaring meron din sa atin dito, maaaring may mga nakikinig sa akin. Siguro, hindi yung, ito, maaaring sa iba, hindi burden, pero maaaring burden din sa iba. Yung bang, sa tingin ko, magkakapartner pa ba ako sa buhay? Talaga bang lifetime? Ako'y single na? Maaring sa iba, wala yan. Tanggap na nila yan. Pero yung iba, maaring burden yan. No? O maaring sa maliit kong sweldo, paano ko tutustusan ang pangangailangan ng aking pamilya, ng lumalaki kong pamilya? No? O kaya, paano ko mababayaran yung aking maraming utang at obligasyon at marami pa, etc. Hindi na tayo matatapos pa. Pero alam nyo, minsan, mga kapatid, ang problema natin ay ito. We forget the real time scale. We only see things within our short life span.
We don't look at the eternal life that God has promised to us. Alala nyo si Methuselah? Sabi ng Bible, siya ng pinakamatandang tao na nabuhay sa mundo. 969 years. Isipin natin yan. 969 years. Pero what is 969 years compares to eternity? Wala. No? Wala. Hindi natin pwede i-compare yan. Eh, dahil sa lockdown, may mga marami akong librong binabasa. Isa sa mga binibasa kong libro, patungkol sa mga stars. No? At talagang mind-boggling yung pag pinag-aralan mo yung mga bituin, ano? Dahil ayon sa pag-aaral ng sa siyensya, no? Yung solar system nga natin, 'di ba? Yung solar system na merong siyam na planeta at may araw, no? Yan ang isang maliit lang na bahagi ng Milky Way galaxy na merong billions of stars. At yung Milky Way galaxy ay isang maliit lang ding na bahagi ng universe na mayroong billions of galaxies. Paano iisipin ang lahat ng ito? Parang ganyan natin pwedeng isipin, ano? Tingnan mo yung kalakihan, yung kalakhan ng pangako at ang biyaya na tatamasahin mong buhay. Huwag mong tingnan lang yung napakaliit mong kalalagayan at napakaliit na napakaikling buhay na ititira mo dito sa mundong ito. Na bukas makalawa, hindi mo alam, maaaring wala ka na. Okay? So, it is momentary compares to the life in eternity. But it is momentary also compares to the relief in perpetuity. What is lifetime illness and affliction compared to perpetual relief? Nakita nyo yung isang nanay na ano yung kanyang relief, yung nararamdaman niyang ginhawa matapos siyang magluwal ng kanyang sanggol na dinala niya ng siyam na buwan doon sa kanyang sinakupunan. Di ba? There's some kind of unexplainable relief on the part of the mother after that. O kaya naman yung pabunutan ka ng ngipin ng dentista pagkatapos na pahirapan ka gabi-gabi doon sa sakit ng ngipin pag binunot na ginhawa na sa mga susunod na mga araw at maaaring taon ang mararamdaman mo yun. Ganun eh. No? Sa Sunday school natin, halos isang taon nating pinag-aralan yung paksa na everlasting life. No? Sa ating adult Sunday school. Ito ay para tulungan tayo na mag-contemplate dun sa eternal relief that God has promised after enduring so many trials in this short life. No? Siguro, isa lang sa mga pwede nating basahing talata na sa napakadami yung nakalagay sa Revelations 21:1-4. Ano sabi doon? At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay hindi na sila." Think of that, brethren. Think of the eternal relief. The perpetual relief. No? If we will compare that to our present trials, that is nothing. That is nothing. So, let's go to number 3 and the last. The purpose of trials. Now, note the phrase sa verse 6b, yung salitang why if necessary, kung ito'y kailangan. Sinasabi ni Pedro sa atin na laging merong layunin ang bawat pagsubok na dumarating sa atin, malaki man o maliit. Now, I don't mean na ibibigay sa atin ngayon ang lahat ng dahilan kung bakit ka sinusubok. No? Maaring yung mga dahilan ay hindi mo malalaman na ngayon. Maaring pag humarap ka na sa Panginoon. Pero,
makikita natin na ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos yung mga tinatawag nating pangkalahatang dahilan kung bakit may mga pagsubok na dumarating sa atin. At dalawang bagay na gusto kong pansinin na obvious dito sa ating pong binasa ngayon sa verses 6 and 7. Unang-una, for our faith's purification, and number 2, for our glory's preparation. For our faith's purification. Now, dito isinarawan ni Apostol Pedro ang katotohanan ito nung gamitin niya yung tinatawag na pamamaraan ng isang nagpapanday ng ginto, yung tinatawag na goldsmith, 'di ba? Yung isang goldsmith, ang ginagawa niya doon sa mga ginto ay para maging talagang maging dalisay ito, pinadadaan ito sa apoy, no? At pagkatapos, unti-unti itong, dahil pag dumaan ito sa apoy, yung mga impurities nito na tumatalsik, unti-unting nasusunog, no? Yung mga impurities nawawala. At kapag nawala na yung mga impurities, lalo siyang nagiging valuable, lalo siyang nagiging maganda. So, ganun din tayo mga kapatid, bilang mga Kristiyano. Kung totoo kang Christian, meron kang pananampalataya sa Diyos. Pero yung pananampalataya na yan, tiyak may mga impurities pa yan. No? May mga sabit-sabit pa ng mga karumihan yan at mga bagay na dapat alisin, no? Perhaps andyan pa sa pananampalataya natin ang mga elemento ng pagiging mareklamo o elemento ng pagiging negatibo o yung pagtitiwala sa pera mo, sa lakas mo o maging doon sa posisyon mo. Maring nandoon pa yan. At kinakailangan minsan padaanin ka sa pagsubok, minsan alisin ang lahat ng yan para yung tiwala mo nakafocus lang sa Diyos. Yan ang katotohanan, no? Trials purify our confidence to God and God alone. Patotoo mismo yan eh, ni Apostol Pablo. No, babasahin ko sa inyo sa 2 Corinthians 1:8 to 9. 2 Corinthians 1:8 to 9, ito yung kanyang testimony. Hindi namin ibig na din ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asia. Sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawala na ng pag-asang mabuhay. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol ng kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. So nakita natin, maging si Pablo, patutuon niya na yung kapighatian ang pinagdaanan nila na halos hindi na nila, no, matiyak pang mabubuhay pa sila, ay pinayagan ng Diyos para alisin ang tiwala sa sariling lakas, kundi sa Diyos lamang na bumubuhay sa mga patay. Here we see the genuineness of our faith can only be proven through trials. So have you heard of the saying, sorry, a faith that cannot be tested cannot be trusted. A faith that cannot be tested cannot be trusted. And I think one good illustration na naisip ko ay yung patungkol sa agila, no? Yung agila pala, yung mga anak niya, yung mga eaglets, no, na nandoon sa nest o sa pugad niya. Pag dumarating na yung time na kinakailangan na isang alisin doon sa pugad, ang gagawin ng mother eagle ay kukunin niya yung kanyang eaglet, dadali niya sa mataas na lugar, no? Pagkatapos bibitawan niya yun. Pag binitawan niya yun, siyempre patatakot yung kanyang anak na ito. Kasi hindi pa siya marunong gumamit ng kanyang pakpak. Di niya alam paano pabukahin ng kanyang pakpak. Kaya ang mangyayari, bubulusok siya paibaba. Pagka bumulusok na siya paibaba, biglang pupunta yung kanyang mother at sasaluin siya at ilalagay ulit siya dun sa nest. Kinabukasan, gano'n na naman ang gagawin sa kanya. Dadali na naman siya sa pinakamataas na lugar at bibitawan hanggang sa matuto siyang gamitin ang kanyang pakpak. Hanggang sa masanay siya at maging sa mga malalakas na hangin at matataas na bundok, kaya niya nang lipayin. Alam niyo, alam yun ng mother eagle. Alam niya yung ganong klase ng routine. No? Pagtsatsagaan niya yung kanyang eaglets hanggang sa dumating ang time na kaya niya nang tumayo o lumipad sa kanyang sariling pakpak. Ganon din po tayo, mga kapatid. God knows best. He will not let you crash and burn. He just allows what He does to strengthen our faith and to grow up our faith
in Him. So yun po ang dapat nating tandaan. And last but not the least, for our glorious preparation. Eh, sinasabi na nung unang panahon daw, yung mga Eastern goldsmith, yung mga nagpapanday ng ginto, nilalagay daw nila yung mga kasi parang mga ano yun, yung mga bato, no, nilalagay nila yun sa isang metal. Tapos pinapadaan nila yan sa apoy. Habang dumadaan sa apoy, natatanggal yung mga impurities, no? Siyempre, pag kami nakalagay ng mga nandoon yung mga bato-bato na yun, nandoon sa metal na yun, siyempre malabo yung metal, pero habang natatanggal ang mga impurities, unti-unti daw lumilinaw yung metal. Pag naging malinaw na, ang palatandaan na malinaw na ito, naaaninag niya na yung kanyang mukha. Kapag naaaninag na ng goldsmith yung kanyang mukha, okay na yun. The same also is true, brethren. No? Di pinadadaan din tayo sa mga matitinding pagsubok sa buhay hanggang sa mag-reflect yung kalwalhatian at kagandahan ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Kapag bumalik ang Panginoong Hesukristo, yung kanyang kalwalhatian ay magre-reflect sa ating mga pananampalataya. And naturally, sino ang mabibigyan ng papuri? Ang Diyos, no? It will give praise and honor and glory to our Savior. It is a kind of glory that will be reflected in our being. Isang kalwalhatiang magre-reflect, no? Nasisinag mismo sa ating pagkatao. Kaya nga, napakaganda ng plano ng Panginoon, no? Kung iisipin natin, wala tayong dahilan para manlamig, manlupaypay, o matalo ng mga takot. Tandaan natin, sa likod ng mga madilim at makapal na ulap, ay merong araw na hindi tumitigil sa kanyang pagsinan. Yan ang dapat nating tandaan. Ang layunin ng Diyos ay laging maluwalhati para sa kanyang mga totoong mananampalataya. Wala tayong talo kung tutuusin. Kasi maging sa panahon ng pagsubok, ang kanyang wonderful purpose ay natutupad. Pero kung hindi ka pa Christian ngayon, kung hindi ka pa mananampalataya, yung pagiging Kristiyano na tinutukoy ko ayon sa pagtuturo ng Biblia, hindi yung pagiging Kristiyano ayon sa pagtuturo ng ating relihiyon at tradisyon. Yung pagtuturo ng Biblia na pagiging Kristiyano, kung hindi pa dumating yan sa iyo, gusto mong sabihin na ang pangkasalukuyang pagdurusa na maaaring nararanasan mo, they are not working for your own good. Maaaring ito yung pasimula ng isang totoong agony na inihahanda ng Diyos sa lahat ng mga makasalanan sa araw ng paghuhukom. Anong kailangan mo? Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng manunubos. Lumapit ka kay Jesus. Si Jesus ang tagapagligtas. Wala nang iba. No? Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, iligtas mo. Iligtas mo. Baguhin mo ako. Patawarin mo ako. At ibilang mo ako sa mga taong inihahanda mo para sa kaluwalhatian darating. Kapag ginawa mo yan, ibibigay sa iyo ng Panginoon ang isang napaka-laking pagpapalang, walang katulad, walang katumbas, pagpapala sa lahat ng kanyang mga tinubos. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Tayo po ay manlangin muna bago tayo magtapos. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagpapalang ito ng iyong mga salita at patuloy na sana isulat mo sa aming mga puso ang mga katotohanan ng aming napag-aralan at napakinggan. Maaari ang ilan dito ay mga alam na namin, na-refresh na sa aming mga isip. Na-refresh lang sa aming mga isip. Pero dapat din namin marinig ulit para lalo kaming tumibay, lalo kaming tumatag, lalo kaming dumipende sa iyo. Panginoon, samahan mo kami, ingatan mo mga kapatiran. Sana hindi kami madapuan ng sakit na ito, ng coronavirus na ito. Marami sa amin, proteksyonan nyo at yung mga kailangan pumunta rin sa labas dahil kinakailangan nilang gawin ito. Sana po ingatan nyo rin sila. Sana hindi magkaroon ng anumang mga balita na kami po ay magkakaroon ng ganito. Panginoong Diyos, pero hindi po namin pwedeng hilingin sa inyo, Panginoon, na totally lahat kami, walang mangyayari na para bang kami po ay exempted dapat sa lahat. Hindi, alam namin, Panginoon, hindi kami exempted. Pero pwede kayong
maawa sa amin na hindi kami maapektuhan ito at pagpalain yung pag-iingat na ginagawa ng marami. Sana po dalangin namin ang aming pong mga kababayan sa iba't ibang lugar will be mindful of their responsibility not only for themselves but for others. So we pray na sana nga we'll all abide doon sa mga batas na pinaiiral ng aming pong pamahalaan para sa pag-iingat upang hindi na po talagang tuluyang maminsala pa ang virus na ito na nandito sa aming mundo ngayon. At dalangin ko, Panginoon, na sa buong maghapon, pagpalain nyo kami at igalang pa rin namin ang araw na ito na iyong ibinukod para sa inyong mga mananampalataya at para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Dalangin namin na samahan mo kami sa aming mga gawain at gambanin. Salamat sa mga salita mo na aming pong napagbulay-bulayan. Isulat mo ito sa aming mga puso. O aming Panginoon, itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat mga kapatid sa lahat ng naka-tune in at sa ating mga kaibigan, sa ibang bansa na naka-tune in din. God bless you all and Happy Lord's Day.